Dumating na ang ating second order kay Mary Mart Wholesale. Naligaw pa nga daw sila, sinundo pa sila ng asawa ko. Malapit-lapit lang naman dito. Iba kasi yung nag-deliver sa amin nung nakaraan, hindi sila. Kaya sila hindi pa nila alam, first time nila ditong magawi. 9 items lang yan, halagang 10,342 pesos na yan. Yan na lang ang mabibili ng ating 10,000 pesos ngayon. Sabi ng asawa ko, 10,000 na ba yan? O kako, 10,000 na yan. Para kasing ang konti nga na ma-item. Ito yung ating binili sa kay Mary Mart Wholesale. Yan. Yan yung 9 items lang. Na nagulat yung asawa ko na 10,000 plus na daw ba yan. So isa-isahin natin. Unahin natin sa listahan itong isang sakong bigas na halagang 1,000 pesos lang na 50 kilos na lumalagay lang siya ng 20 pesos per kilo. Ayan. Kaya akong mo-order is dahil dito sa bigas na yan. Kasi hindi naman siya mukhang NFA, maganda rin siya, pwede siyang kainin. Kahit kami isinasaing namin yan. And then sumunod natin itong Oishi. Oishi sweet is spicy. Yung maliit na Oishi lang to. Yung kulay orange. Ang halaga ng isang case na yan is 559.51. 100 pieces. Lumalagay lang siya ng 560 ang isang piraso. Yan lang kasi yung available na Oishi nila. Wala silang ibang available na Oishi kundi yan lang. Tapos itong pangalawang Nova. Yung Nova na 40 grams. Yung maliit lang to. 80 pouches. Yan, yung country cheddar flavor lang yan kasi wala akong mabili nito. Yan, isang box yan na nagkakahalaga siya ng 120.30. 80 pieces yan, halos 14 pesos ang isa. And ganoon din tong si Piatos, 40 grams din per ang isang pouch, 80 pieces din. And ang presyo din niya is same siya ng Nova. Yan, tigis ang case. Itong Piatos, yan lang din yung available na nandun. Mas malalaki dun yung nandun kaya hindi ako bumili nun. Ganyan lang ang mabenta sa akin yung pang 16 ko yan. Ito naman si Oishi is pang 8 pesos ko na yung binibenta. And si Nova din ito dahil same price sila. Pareha sila ng 16 pesos. Dito naman tayo sa Century Flakes in Oil. 180 grams. Ang laman niyan ay 48 pieces. Ang presyo niyan ng isang box ay 1,936.79 or lumalabas siya na 40.09 ng isa. Yan, mura-mura sa kanila to. Benta ko nito is 48 pesos. Mura yan kesa sa binibilan ko. At ito naman, dito tayo sa Tang. Tang Pineapple. Tang Pineapple. Ang laman nito ay... Ayan, 144 pieces, yung 19 grams, or 12 dosena, or 144 pieces nga. Ang presyo niyan ay 2,507. Na 144 pieces, or 12 Thai. Pag kinumpit mo siya per pieces, ang presyo niyan ay 17.40 ang isa. Tapos, ang isang dosena naman ay 208.10. Ang benta namin yan is 22 na. Kasi sinabay na namin siya sa presyo ng mga Nesty. Yung Nesty ang talagang nagtaas. Pero 22 na din namin yan. As itong OFAF. Ayan. Orange tsaka... Dalawa yan. Or ano pala yan? Chocolate tsaka mango. Ang presyo ng OFAF ay 265.12. Ang laman ng isang box niyan ay 12 packs. Bali, lumalagay siya ng 22 per pack. Ganon din siya sa grocery. Kaya, okay lang. Tsaka, 12 pack lang naman ang laman niyan. Yan, tigisa siya. Tapos, ito namang isa, yung Pure Foods Chinese Luncheon Meat. Ito yung maliit lang din to. Yung 165 grams, ang laman din yan ay 48 pieces lang. And nagkakahalaga siya ng 1,568.10 o lumalagay siya ng 32.66 ang puhunan. Benta namin yan is 36 yata or 38 na pala yan. 38 pesos. So, yan lang yung 9 pieces. Isang bigas, isang Nova, isang Piatos, isang Oishi,
isang century, isang luncheon meat, isang tang at dalawang OFAP. So, yan lang ang 10,000. Nagpo-focus ba? Yan. 10,342.32 pesos. Yan yung kanyang... Siyempre, chinek namin yan. Bago ipasok sa loob. Yun yung ating second order kay Mary Mart. Kaya nga ako order na order doon dahil sa isang sakong bigas na yon. Yun yung isang sakong bigas na yon, is may-ari na yung cup noon sa nanay ko na yon. Tapos yung 25 kilos na matitira, eh, mabilis ko nang ubusin yon. Pwede ka pala sa kanilang makadalawang sako ng bigas na kuha. Kumbaga, dadalawahing resibo mo lang. So, ganito yung gagawin mo. Pag naka-order ka na at naka-checkout ka na ng una, and then mag-order ka ulit ng pangalawa, i-checkout mo ulit, masasamahan ulit siya ng isang kilong, ng isang sakong bigas. So, dalawang resibo, pero isang deliveryhan lang. O kaya, isa rin na kuha ko kasi yung mga item na ibang hinahanap ko, is wala sila. Kaya, yun lang yung na-order ko. Sa susunod na lang ulit. And pag marami silang item, tsaka kukuha ng dalawang sako, dalawang resibo, dalawang 10,000 dapat para ma-waive yung shipping fee. Kasi pag walang 10,000 yung order mo, magkakaroon ka ng shipping fee. Kaya kailangan minimum of 10,000. Kaya 10,000 na may kasama ng bigas at sa susunod na resibo is 10,000 uli. O kung makaka 30,000 ka, di tatlong kabang bigas yung makukuha mo. Hiwa-hiwalay siya ng resibo.